Magandang gabi po sa inyo lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay binigyan niya ng pagkakataon upang tayo po ay muli makapagpuri at makapagsamba sa ating Panginoon. Salamat sa taglay po nating lakas at kalusugan. At ngayon po ay narito tayo para po sa ating gawain ng ating pong prayer meeting. Mamaya ay sama-sama po tayong mananalangin. Pero bago po iyon, ay tayo muna ay dadako sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Samahan niyo kung buksan ang inyo pong Biblia sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 13, verse 1 hanggang verse 3. Ganito po ang ating pong mababasa. I may able to speak the languages of human beings and even of angels, but if I have no love, my speech is no more than a noisy gong or a clanging bell. Verse 2, I may have the gift of inspired preaching. I may have all knowledge and understand all secrets. I may have all the faith needed to move mountains, but if I have no love, I am nothing. Verse 3, I may give away everything I have and even give up my body to be burned, but if I have no love, this does me no good. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong tatalakayin sa oras na ito ay pinamagatan po nating ang pinakamahalaga sa lahat. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit na yung muko at tayo po'y manalangin. Hallelujah! Purihin ka o Diyos sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan, luwalatiin ka dakilang Diyos sa aming Ama. Sa oras na ito, muli kami po ay dumudulog sa inyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa taglinaing buhay at lakas na nagmumula sa inyo. Salamat sa iyong biyaya, grasya at pagpapala, sa iyong patnubig gabay at pag-iingat sa iyong buhay. Salamat din po maging sa kapatawaran ay mga kasalanan at kalinisan sa lahat aming karumihan. Salamat po Diyos aming Ama sa kalayaan na kami po'y malaya ang makalapit makadulog sa trono ng biyaya. Ang aming pong dalangin nawa inyo kaming pangunahan at samahan, bigyan ng sapat na karunungan at kaalaman at pangunawa upang maintindihan po namin ang mga salita mo na aming pong pagbubulay-bulayan sa gabing ito. Pagpalain niyo po Diyos ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Ito po aming samot dalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, muli ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating ang pinakamahalaga sa lahat. Sabi nga, dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang pinakamahalagang aral na nais niyang matutunan natin dito sa lupa ay kung paano umibig. Yan, yun ang katotohanan. Ano po? Kasi ang buhay na walahong pag-ibig ay walahong kwenta. Ang lahat to ng pinag-uugatan ng pag-ibig ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya napaka-importante sa ating buhay ang tayo po ay umiibig. Okay? Sabi nga, ang pag-ibig ay pundasyon ng bawat utos na ibinigay niya sa atin. So alam po naman natin, ang Diyos ay nagbigay ng utos. Ano po? At ang pinaka-essence, ang pinaka-nilalaman talaga ng utos na iyon ay walang iba kundi ang pag-ibig. Kaya nga doon sa Mark chapter 12 verse 30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second most important commandment is this, love your neighbor as you love yourself. There is no other commandment more important than this. So ito yung dalawang utos ng ating Panginoon na kanyang ibinigay sa atin na kailangan po natin ilagay sa ating mga puso na kailangan po natin gawin at sundin. Ito yung walang iba kundi ang pag-ibig o pagmamahal unang-una sa Diyos at ang pangalawa yung pagmamahal natin sa ating pong kapwa. Importante yung pag-ibig, ano po, hindi lamang sa Diyos kundi maging sa ating pong kapwa. Sabi rito, gusto ng Diyos na pagtuunan natin ng pagmamahal ang ating kapatid kay Kristo. So hindi lamang basta kapwa, kundi sabi rito, lalo na yung ating pong mga kapatid po sa pananampalataya. Kailangan po natin pag-ukulan o pagtuunan ng pagmamahal. Kaya nga sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 17, respect everyone, love other believers, honor God, and respect the emperor. Okay? So yung pangalawang bahagi po ng salitang iyon sa verse na iyon ay sabi doon, love other believers. Mahalin daw po ang ibang mananampalataya. So paano ba natin may papakita ang ating pagmamahal sa ating pong mga kasama o sa ating pong
mga kapatiran. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 10, so then as often as we have the chance, we should do good to everyone and especially to those who belong to our family in the faith. Yan, magagawa ho natin ang mahalin ng ating pong kapwa o lalo-lalo ng ating mga kapatid sa pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa natin ng kabutihan sa kanila pong mga buhay. Mga kapatid, napaka-importante na tayo po ay umiibig sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. Gusto kasi ng Diyos na makilala ang kanyang pamilya na nag-iibigan. So yamang tayo po ay kabilang sa pamilya ng Diyos, ang Diyos ang ating Ama, tayo po ang kanyang mga anak. Ang gusto ng Panginoon na tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. Okay? Then sabi pa rito, ito kasi ang ating patutuo. Yung pag-ibig, ito yung ating pong patutuo. Kaya nga sabi sa John chapter 13 verse 35, if you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples. Malalaman ng lahat na tayo po ay mga alagad ng Panginoon at tagasunod ni Kristo kung tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa, umiibig sa bawat isa. Okay? So sabi po nga dito, sinasanay tayo ng Diyos na magmahal sa mga kapatid dito sa lupa dahil sa langit ito'y ating gagawin magpakailanman. Kaya dito pa lang sa lupa, kinakailan, masanay po tayo magmahal o umibig sa ating pong kapwa. Ano? Sapagkat hindi lamang dito sa lupa yon natin ay gagawin, kundi hanggang doon sa kabilang buhay, doon sa langit, ay gagawin pa rin natin, iibigin pa rin natin ang ating pong kapwa. Hindi katulad ng pagmamahal dito sa lupa, pag namatay na, tapos na ho ang lahat. Ano po? Ang pag-ibig na ginagawa po natin para sa ating pong kapwa, okay, ito ay pang walang hanggan. Okay? Sabi nga, kailangan tayong makisama sa mga di perpekto, di kasiyasya, nakakainis na Kristiyano upang doon natin masanay ang ating tunay na pag-ibig. Mahirap ka naman talaga ang magmahal kung minsan, lalong-lalo sa mga taong hindi ka ibig-ibig, ano po, lalo sa mga taong mahirap mahalin. At mahirap tayong magpakita ng pagmamahal. Pero sabi nga, kailangan daw tayong talagang makisama sa mga taong hindi perpekto, may kapintasan, sa mga taong hindi nakakatuwa ho sa atin, sa mga tao, kahit Kristiyano sila, na nakakainis ho sa atin, ano po, kinakailangan natin silang pakisamahan at ipadama pa rin natin ang tunay na pag-ibig ho sa kanila sapagkat iyon ho ang ibig at nais ho ng Panginoon para sa atin. So ngayon sa ating pag-aral, sabi nga, sa pakikisama natin sa mga kapatiran, may tatlong katotohanan tayong matututunan. Yan ho ang ating pag-aaralan sa oras na ito, yung tatlong katotohanan. Una, sabi rito, ang pinakamainam na paggamit ng buhay ay pag-ibig. So ibig sabihin, ang buhay kapag wala hong pag-ibig, wala hong itong kwenta. Kaya napaka-importante na ang buhay po natin, gamitan po natin ng pag-ibig. Sabi nga, ang pag-ibig ay dapat ang pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay. Okay? So hindi po mga material na bagay ang importante kundi ang pag-ibig. Sabi nga, ito ang dapat nating pakanasain sa buhay. No, yung pagmamahal, yung pag-ibig, yun ang dapat natin pakanasain sa ating buhay. Hindi po yung mga kayamanan, hindi po yung mga degree, hindi po yung mga bagay sa mundong ito ang ating pong pakanasain, kundi ang pakanasain natin ay walang iba kundi ang pag-ibig. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1, sabi nun, it is love then that you should strive for. No, yung pag-ibig ang dapat ninyong pagsumikapan na mapasa inyo. Okay? Napaka-importante po ng pag-ibig. Sabi nga, ang buhay na walang pag-ibig ay walang halaga. Walang kwenta, walang halaga ang buhay na walang pag-ibig. Yan. Kaya nga ho, napaka-importante ng love sa ating pong buhay. Kaya sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3, sabi doon, muli sa ating pong teksto, sabi doon, I may give away everything I have, kahit ibigay ko pa lahat ng aking pong tinatangkil kung lahat ng aking ari-arian, and even give up my body to be burned, kahit ibigay ko pang aking pong katawan para sunugin. But if I have no love, this does me no good. No, kung wala ho naman akong pag-ibig, wala ho itong magagawang mabuti para sa akin. Wala hong kwenta para sa akin ng lahat. Okay?
Kaya napaka-importante ng pag-ibig. Sabi nga, ang pag-ibig dapat ang maging pangunahin sa ating buhay. O yan, no? Yun ang dapat na pangunahin sa ating pong buhay. Ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay ang pangunahing utos ng Diyos. Kaya nga muli doon sa ating pong binasa kanina, sabi doon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Then love your neighbor as you love yourself. Kaya iyon ho ang pangunahing utos ng ating Panginoon na kinakailangan po nating gawin. Sabi nga, mahalaga ang ugnayan sa iba kaysa pera, kaysa tagumpay, kaysa anumang bagay na maaring maging hadlang sa pagkikipagrelasyon. So, siyempre, napaka-importante po ng pagkikipagrelasyon, yung pagmamahal. Kaya ang tao ay magiging maayos lamang ang relasyon sa isa't isa kapag mayroon pong naipapakita at naipapadama na pag-ibig. Yun, no? Pero kung ang pag-ibig ay mawala, yun ho ay masisira din po ang relasyon. Minsan nasisira po ang relasyon dahil po sa mga bagay na pinakamimithi ng tao, katulad po ng pera, katulad po ng tagumpay, katulad po ng anumang bagay na maaaring maging hadlang pa sa pakipagrelasyon. Okay? Sabi nga, madalas ang kalaban ng pagkakapatiran ay kung tayo ay abala na sa hanap buhay, abala na sa mga gawain, o abala na sa pagtupad sa mga hangarin, no? Kapag doon na ituon ang ating puso, ang ating pong buhay, minsan yung pagkakapatiran, yung pagpapadama ng pag-ibig sa ating pong kapatid o sa ating kapwa ay nawawalan na ho ito ng panahon o bahagi sa ating pong buhay. Kaya importante pa rin talaga ang pag-ibig kaysa sa lahat ng bagay. Sabi nga, ang pag-ibig ay mananatili magpakailanman. So mawala na ang lahat ng bagay, huwag lang mawala ang pag-ibig. Mawala na ang langit at lupa, mawala na ho ang mga material na bagay, mawala na ho ang mga mahal sa buhay, huwag lamang ho mawala ang pag-ibig. Kaya 1 Corinthians chapter 13 verse 13 sabi rito, meanwhile these three remain. Yung tatlong ito ay mananatili. Ano po 'yon? Faith, hope, and love. And the greatest of these is love, no? Mananatili ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pero ang pinakadakila sa lahat dito ay walang iba kundi yung pag-ibig. So, tandaan natin mabuti ay napaka-importante ng pag-ibig. Sabi nga, hindi kayamanan ang pinakamatinding pamana natin kundi pag-ibig. Dahil ito'y mananatili magpakailanman. So, kung mayroon man lang tayong ipamamahala sa ating pong mga anak, halimbawa, o sa mga taong susunod ho sa atin, ay walang iba kundi yung pag-ibig. Kasi, hindi po kayamanan. Sabi nga ni Mother Teresa, ang mahalaga ay hindi ang ginagawa mo, kundi ay kung gaano kalaki ang pag-ibig na ibinuhos mo dito. Yan. Yun naman talaga ang totoo. Hindi yung mahalaga yung ginagawa mo, ang pinaka-importante sa lahat kung gaano kalaki yung pag-ibig na ibinuhos mo doon sa iyong ginagawa na yon. Halimbawa, sabi nito, kapag ang tao ay naghihingalo, ang gusto niyang maging nakapalibot sa kanya ay ang mga nagmamahal. Di ba? Hindi po yung kayamanan, hindi po yung diploma, hindi po yung medalya, hindi po yung gintong relo, hindi po yung mga material na bagay. Ang gusto niya na nakapaligbot sa kanya ay walang iba kundi yung mga taong nagmamahal sa kanya. Yan ho ang gusto na mangyari doon ng taong malapit hong mamatay. Kaya napaka-importante yung pagmamahal. Sabi nga, tayo ay susukatin ayon sa ating pag-ibig. Yan. Dating mabuti na maging pagdating natin sa kabilang buhay ay susukatin ng Diyos sa ating buhay kung yung tungkol ho sa pag-ibig. Sabi nga, riripasuhin ng Diyos sa langit ang ating pakikipagrelasyon sa iba. Yan. Titingnan ng Diyos, pananagutan ho natin ito sa Panginoon. Katulad nga ho ng sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25, verse 40, the king will answer them, I tell you with certainty, since you did it for one of the least important of these brothers of mine, you did it for me. Yan, kung ating pong titingnan yung during judgment, ano po, tayo po ay sisiyasatin ho ng Diyos, ano po, tatanungin kung ano po yung nagawa natin nung tayo po ay nandito po sa lupa. At dito ay
ititingnan kung paano tayo nakitungo sa ibang tao, paano natin sila minahal at paano natin nakita sa kanila yung ating pong pag-ibig o pagmamahal. Kaya mga kapatid, sabi nga, huwag nating aksayahin ang bawat araw na ibinigay sa atin ng Diyos. Gamitin natin ito sa pagmamahal sa iba. So sayang kasi ang panahon, sayang kasi ang oras na lumilipas sa ating pong buhay kung ito ay masasayang laman at hindi natin na ipadama yung ating pag-ibig o pagmamahal sa ibang tao. Okay? So importante po yung pag-ibig. So ang pinakamainam na paggamit ng buhay ay walang iba kundi ang pag-ibig. Pangalawa sa ating pong pag-aaral, sabi rito, ang pinakamainam na pagpapahayag ng pag-ibig ay ang pagbibigay ng oras. Yon. So doon mo daw maipapadama, maipapakita na talagang tunay kang nagmamahal kapag nagbibigay ka ng oras o panahon sa kanino man na iyong iniibig. Sabi nga, habang binibigyan mo ng oras ang isang bagay, ipinapakita mo ang kahalagahan nito sa iyo. Totoo naman talaga yun. Ano po? Na doon natin malalaman na talagang mahalaga yun, yung bagay na yun, o anuman yun, o sino man yun, ay mahalaga sa atin kapag tayo po ay naglalaan ng oras para ho sa kanya. Sabi nga, kung gusto mong malaman kung ano ang mahalaga sa isang tao, tingnan mo ang pag-ukol niya dito ng oras. Nang ibig sabihin, kapag maraming oras ang kanya iginugugol sa isang bagay na iyon o sa kanino mang iyon, ibig sabihin, iyon ang napakahalaga sa kanya, iyon ang kanya hong minamahal. Okay? Sabi nga, ang oras ay limitado. Kaya ito ang pinakamabuting handog po natin. So lahat tayo ay mayroon pong 24 hours a day lamang. Kaya limited lamang po yon. Sabi nga, hindi mo na ito mababawi pa kapag naibigay mo na ito sa iba. Yan naman talaga ang totoo. Ano po, na kapag naibigay na natin sa iba, yung ating pong panahon o oras, ay hindi na natin ito mababawi pa. Kasi once na nagamit na natin yung oras natin, no? Ito ho ay lilipas na po yon. Hindi na ito babalik pa. Kaya nga ho, napaka-importante yung bagay na yon, yung oras na ito, no? Yung oras na mayroon ho tayo, na ito'y magamit natin para maipahayag natin ang ating pag-ibig sa ibang tao. Okay? Sabi nga, ang oras ay ang pinakamahalagang pag-aari mo. Ito ay maaaring ibigay mo sa iba sa pamamagitan ng pagmamalasakit, sa pamamagitan ng pagtulong, sa pamamagitan ng pagkalinga at iba pang mga bagay na katulad nito. Ganun po natin maipapadama ang ating pong pag-ibig sa ibang tao o sa ating pong kapwa. Well, mga kapatid, sabi nga, si Kristo, siya ho ang modelo ng pag-ibig sa iba. Totoo po yun sapagkat maging si Kristo man ay nagpakita ng kanyang tunay na pag-ibig sa atin na mga makasalanan pa. Kaya nga, sabi ng Bible, Jesus Christ demonstrate His love towards us in that while we were yet sinners, He died for us. No? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo'y mamatay para sa atin kahit noong tayo'y mga makasalanan pa. So kaya si Kristo ang una nagpakita ng pag-ibig at kung ating pong titinan, kaya nga ho siya ay namatay para ho sa atin. Ano po? Kaya nga ngayon ay araw ho ng Biyernes o Biyernes Santo kung saan ay pinagdiriwang ng marami hong tao sa mundong ito ang patungkol ho sa kamatayan ng ating Panginoon o inaalala ng maraming mga tao ang tungkol sa kamatayan ng ating Panginoon. Kaya ho, ngayon ay tinatawag na Biyernes Santo. Ang mga tao ay nangingilin. Iyon ay pag-alala sa ginawa ng ating Panginoon na pag-ibig sa atin bilang tao na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Kaya napaka-importante na makita natin yon, yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya si Kristo Jesus ang pinaka-modelo talaga ng pagdating ho sa pag-ibig sa iba. Kaya sa Ephesians chapter 5 verse 2 sabi doon, your life must be controlled by love just as Christ loved us. No? Kung paanong minahal tayo ni Kristo Jesus, ano po, dapat ay papagharian din po tayo ng pag-ibig. Yan guys.
Kaya sabi ito, just as Christ loved us and gave His life for us as a sweet-smelling offering and sacrifice that pleases God. No? So, importante po yung pag-ibig ng ating pong Panginoon. Okay? So, para maipadama natin, maipakita natin ang tunay na pag-ibig, ay dapat nagbibigay tayo ng oras at panahon sa ating pong iniibig na iyon. Okay? Pangatlo, sabi rito, ang pinakamainam na oras para umibig ay ngayon. So, tanda natin ang buti, ngayon. Hindi bukas, hindi po susunod bukas, kundi ngayon. Ano po? Ang pinakamainam na oras para umibig ay ngayon. Sabi rito, huwag ipagpabukas ang pagpapadama ng pag-ibig. Bakit? Sapagkat dahil hindi natin alam ang mangyayari bukas. Baka mamaya, patayin ho pala tayo. Mamaya hindi na natin marating yung bukas. Hindi na natin may padama yung pag-ibig natin doon sa tao na ating pong iibigin. Okay? At pangalawa, sabi ito, dahil nagbabago ang mga pangyayari. Maaring ngayon ay nagmamahal ka, pero baka mamaya pag, kung dumating pa ang bukas ay hindi mo na siya mahal o kaya naman ay hindi mo na magawa yung pag-ibig na katulad ng gusto mo sanang ipadama kahapon. Ano po? Kung ito ay palilipasin mo pa. Kaya napaka-importante kapag sa bawat oras, bawat araw, sabi nga, ay naipapadama natin ang pag-ibig. Kaya sabi rito, ang pinakamainam na oras para umibig ay ngayon. Okay? Kaya ang tanong natin ay, ano ang mahalaga sa atin ngayon? Ano ang pinakamahalaga? O ano ang mahalaga para sa atin ngayon? Mahalaga ba sa atin ang umibig? Mahalaga ba sa atin ang ating mga mahal sa buhay? Mahalaga ba sa atin ang ating pong kapwa? Mahalaga ba sa atin ang ating pong mga kapatid sa pananampalataya? Ano ang mahalaga sa atin? O mahalaga ba sa atin ang mga bagay o ang tao? Yan. Ano bang mahalaga sa atin? Ang mga bagay o ang tao? Yan. So, siguro dapat maintindihan natin na siyempre priority pa rin ang pag-ibig sa tao, hindi yung sa mga bagay. Kasi ang mga bagay sa mundo ito ay lilipas pa yan, mawawala yan. Kaya nga, sabi nga ho ni John, ano po, sa 1 John chapter 2, do not love the world, nor the things of this world. Yan, huwag daw po mahalin ang mundong ito, ni ang mga bagay sa mundong ito. No? Kaya ang mamahalin natin syempre dapat yung tao. Kaya ang tao ang pinakamahalaga dapat kaysa sa bagay. Kaya sabi rito, kung tao ang mamahalin, sino ang mas mahal natin? Yan. Mas mahal ba natin ang ating pong mga mahal sa buhay? Mas mahal ba natin ang ating kamag-anak? Mas mahal ba natin ang ating pong kapitbahay? Mas mahal ba natin yung ating pong kapatiran? Mas mahal ba natin yung ating kapwa? No, sino ba ang mas mahal natin? Tingnan po natin 'yon sa ating pong buhay, okay? Then sabi pa rito, saan natin iuukol ang ating mga panahon bilang pagpapakita ng ating pong pagmamahal? Ito ba ay naiukol natin doon sa pagmamahal natin sa ating kapwa o ito ay naiukol lang natin para sa ating pong mga sarili? Well, mga kapatid, ang pinakamainam na oras para umibig ay ngayon. So, napaka-importante ng pag-ibig. Huwag daw po ipagpabukas. Sa ating pagtatapos, sabi nga, ang pinakamainam na paggamit ng buhay ay ang pag-ibig. Kasi kung ang buhay ay wala hong pag-ibig, wala itong kwenta at wala hong halaga. Then, ang pinakamainam na pagpapadama ng pag-ibig ay ang pagbibigay ng oras. So, hindi mo masasabi na mahal mo ang iyong kapwa, mahal mo ang isang tao, o mahal mo ang Diyos kung hindi ka nagbibigay ng oras so para ho dito. Kaya doon mo may papadama ng tunay na pag-ibig kapag nagbibigay ka ng panahon o oras para ho dito. Then, at ang pinaka mainam na oras para umibig ay ngayon. Hindi ho bukas, hindi po sa sunod na bukas. Ngayon ho ang pinaka mainam na pagpapadama ng pag-ibig. Kaya sabi nga, huwag na ipaabot ang bukas, baka ang bukas ay hindi na dumating. Kaya ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-ibig. Kaya mga kapatid, napaka-importante ng pag-ibig sa atin. Muli doon sa ating pong teksto, na sinasabi, kahit tayo po ay makapagsalita ng iba't ibang lingwahe, kahit mga lingwahe po ng mga anghel, ngunit kung wala naman tayong pag-ibig, ito ho ay para lamang tayo mga batingaw na umaalingaw-ngaw. Yan.
kahit para tayo ay mayroon po mga kaloob para ho mangaral, kahit malaman pa natin at maunawaan ang lahat ho ng mga sikreto, at kahit mayroon po tayong pananampalataya na kayang magpalipat ng bundok, ngunit kung wala naman tayong pag-ibig, wala rin tayong kwenta. Then sabi pa rito, kahit daw po tayo ay maibigay at maialay pa natin ang lahat ng ating tinatangkilik sa buhay, at maging kahit pa yung ating pong mga sarili ay ialay natin para sunugin, kung wala namang pag-ibig, wala rin po itong halaga para ho sa atin. Kaya napaka-importante talaga ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, kung gusto natin mabigyan ng pagpapahalaga ang ating pong buhay, kinakailangan sangkapan natin ito ng pag-ibig, at may padama natin ang pag-ibig na ito sa magitan ng ating paglalaan at pagbibigay ng oras, at ang pinakamainam na oras ay ngayon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita natin na pagbulay-bulayan sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan, luwalhatiin kayo sa oras na ito. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong mga salita na aming po napagbulay-bulayan at napag-aralan, na siyang patuloy na nagtuturo sa amin na kami bilang inyo pong mga anak ay dapat magpakita ng tunay na pagmamahal o pag-ibig, Panginoon aming Ama. At ang tunay na pagpapadama ng pag-ibig ay sa pamamagitan ng paglalaan namin ng oras para ho sa mga taong iniibig po namin. At ang napaka-importante ay ang kung magpadaman man kami ng pag-ibig ay dapat ngayon na at huwag na namin ipagpabukas. Salamat po, Diyos, sa mga salita mo. Lagi mo itong ingatan sa iyong mga puso at ipalala mo sa amin, O Diyos, aming mga tulungan niyo kami na magpadama po kami ng tunay na pag-ibig, lalo-lalo sa aming kapwa at maging sa aming po mga kapatid sa pananampalataya. Salamat po, pagpalain niyo po, Diyos, sa inyong mga salita sa aming po mga buhay sa pangalan ni Jesus, na pangalim sa dalangin. Amen and amen. Sa ating pong pagpapatuloy, yamang ngayon po ay araw po ng Biyernes, kung saan tayo po ay meron pong prayer meeting, tayo po ay dadako sa ating pagsama-samang pananalangin. Kaya patuloy po natin idulog sa Diyos sa oras na ito ang ating pong bansa, at patuloy natin panalangin ang kalalagay ng ating pong bansa at maging po ang ating pong gobyerno. Patuloy natin idulog ito sa ating Panginoon. Idalain din po natin maging po ang kabuuan ng Iglesia, ang Body of Christ, at maging po ang Iglesia na kinabibilangan natin, ang Jesus the Giver of Life Christian Church. At ganyan din po, patuloy natin idalangin maging po ang ating pong mga personal na pangailangan, at kung mayroon po mga prayer requests, idulog na lamang po natin ito sa ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin at sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, kami po ay dumudulog, lumalapit sa inyo, nagpupuri at nagpapasalamat. Sa taglay po naming buhay at lakas, at iningatan mo kayong Panginoon sa buong maghapon at hanggang sa oras na ito. Salamat po, Diyos, sapagkat kami, Panginoon, ay binigyan mo rin ng pagkakataon upang makalapit, makadulog sa trono ng iyong biyaya. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at kalinisan sa lahat ng aming karumihan. Salamat din po maging sa buhay na walang hanggan at maging po sa kaligtasan na aming natanggap mula ho sa Panginoong Hesukristo, na siya nag-alay ng kanyang buhay para po sa amin. Salamat po dahil ang araw na ito ay araw ng Biyernes, o kung saan ay Biyernes Santo, Panginoon, pinagdiriwang ng marami pong mga tao at inalala ang iyong ginawa sa aming mga buhay bilang makasalanan, Panginoon, na inyo pong tinubos, kaya kayo po ay namatay, Panginoon Jesus, sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay magkatanggap ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong grasya. Salamat po sa kalayaan na kami po ay malaya na makalapit, makadulog sa trono ng biyaya, aming Ama. Sa oras na ito, sa aming panalangin, patuloy nawa ninyong pagharian ang aming mga puso, patuloy po ninyong pangunahan ang aming buhay, at dinggin, O Diyos, ang aming po mga karaingan o panalangin. Narito, dinadulog po namin unang-una, Panginoon aming Ama, ang aming pong bansang ito, ang bansang Pilipinas. Nakikita mo po kung ano po ang kalalagayan po nito, Panginoon. Dalangin po namin ang ganang biyaya mo, grasya mo at pagpapala, ay patuloy po
o Diyos na iabot, Panginoon, sa aming pong bansang ito. Ingatan niyo po ang bansang Pilipinas. Tulungan niyo po na maging maayos, maging matagumpay. Tulungan niyo po, Diyos, na magtagumpay laban sa mga problema at mga pagsubok na nararanasan at maaring maranasan pa ng bansang ito. Salamat sa inyo pong protection, Panginoon naming Ama, sa aming pong bansa, lalo-lalo pa yun sa amin pong mga magsasaka na siya pong patuloy na nagtatrabaho para po may makain po ang bawat Pilipino. Dalayan po namin ang mga pananim ng bansang ito, Panginoon, ay inyo pong ingatan upang ito po ay makapag-produce ng marami pong ani. Salamat po, pagpalain nyo rin po, Diyos, maging po ang lahat ng mga trabaho na mayroong Panginoon. Lahat ng mga kumpanya, lahat ng mga trabaho na mayroon po ang aming pong bansang ito, lalo po ninyong pagpalain upang umangat po ang ekonomiya ng aming pong bayan. Pagpalain niyo po, Diyos, ang bansang ito. Ingatan niyo rin po sa lahat ng mga sakuna at mga kalamidad, Panginoon naming Ama, upang huwag po masalanta ang aming pong bayan. Salamat po, Diyos, pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas. Gani po din ang dalangin po namin, maging po ang mga nasa gobyerno, Panginoon naming Ama, ang aming pong presidente, ang aming pong vice president, ang mga senators, congressmen, at maging po ang mga cabinet members. Sila, Panginoon, na nasa national government. Sila, Panginoon, na nangunguna para po sa pagpapasya at pamumuno, Panginoon, sa aming pong bayan. We continue to pray for them. Tulungan niyo po sila, O Diyos, na magawa po nila ng tama at maayos, Panginoon naming Ama, ang kanilang trabaho at tungkulin para sa kapakanan ng aming pong bayan. Pagpalain niyo po, Diyos, aming Ama, ang bansang Pilipinas at ang aming pong mga pinuno ng bayang ito. Tulungan niyo po at bigyan mo ng karunungan at kaalaman, lalong-lalo ng aming pong presidente, upang mapamahalaan niyo ng tama at maayos, Panginoon, ang bansang ito at mapagpasyahan ng ayon sa inyong kalooban. At maakay nawa, Panginoon, ang bansang ito tungo po sa katuwiran at kabanalan. Salamat po, Diyos. Sa oras na ito, dalayan ko rin po sa inyo, maging sila man din, ang mga nasa local government of God, ang mga mayors, barangay captains, councilors, kagawads, maging sila, Panginoon, ng mga governors, patuloy po namin din na dalangin sa inyo, Diyos, sa aming Ama, at ang lahat ng ahensya sa local government, patuloy po ninyong ingatan, pagpalain, O Diyos, sa aming Ama, tulungan na magampanan ng bawat isa ang kanya-kanyang mga trabaho at tungkulin para sa kapakanan ng aming pong mga syudad at mga barangay. Pagpalain niyo po, Diyos, ang bansang Pilipinas, O God. Patuloy din po namin dalangin ang bawat Pilipino na nawa ay tulungan niyo na maging masunurin sa inyo, magkaroon ng takot sa inyo, Diyos aming Ama, at maging masunurin din po sa batas ng Republika ng Pilipinas. Dalayan po namin, O Diyos, ang bawat Pilipino ay maging matuto, Panginoon aming Ama, na magmahal sa bayan at maging Panginoon. Dalayan din po namin ang aming pong mga kababayan, may mga pamilya. Tulungan niyo po, Diyos, ang bawat pamilya ay magkaroon ng maayos, Panginoon naming Ama, na pamilya. Ingatan niyo po ito upang huwag po magkaroon ng mga broken homes o broken family, O God. Salamat po, Diyos, sa pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat Pilipino. Tulungan din po maging po sa mga kumakalat na mga na sakit at karamdaman tulad po ng COVID-19 na ito, Panginoon naming Ama. Proteksyonan niyo po ang aming pong mga kababayan. Tulungan niyo po na huwag po mahawa, Panginoon naming Ama. Lord, ang mga nangyayari at nagaganap ngayon sa buong mundo at maging sa aming pong bansang ito, ay tulungan niyo po na ito'y makontrol, Panginoon naming Ama. Alam po namin, O Diyos, na lahat ng bagay ay naganap at nangyari ayon sa inyong kalooban. Kaya patuloy po namin din na dalangin na naway maunawaan namin, maintindihan po namin, O Diyos, ang layunin mo, ang kalooban mo, Diyos, aming Ama, upang kami po, Diyos, ay lumakad po dito, Panginoon naming Ama. Salamat po at dalangin po namin ang aming po mga kababayan na apektado, Panginoon, ng pandemic na ito, ng coronavirus na kumakalat, Panginoon naming Ama. We pray na naway ingatan niyo po, proteksyonan, Panginoon, ng bawat Pilipino. Pagalingin ang lahat na may mga sakit at karamdaman. At hayaan mo, Diyos, ingatan niyo rin po, maging po ang aming mga frontliners, mga doctors at mga nurses, O God. At maging po, Diyos, ang mga medical practitioners at ang lahat, Panginoon naming Ama, ng mga frontliners, O God, patuloy mo ingatan ang buhay ng bawat isa. Salamat po, Diyos, sa aming Ama, at nawa ang COVID-19 na ito, o ang pandemic na ito, ay matapos na po, Panginoon. Tulungan niyo po lamang kami, O Diyos, na ito po ay mapagtagumpayan po namin sa kahit gaano kahirap po ito, Diyos, sa aming Ama. Bigyan mo kami ng lakas ng loob at kapangyarihan, Panginoon. Bigyan, Panginoon, ng lakas, O Diyos, at determination sa aming mga buhay, ang bawat Pilipino, na talagang maging matagumpay, Panginoon, para po sa pakikibaka sa mga problema at pagsubok namin naranasan sa mga panahong ito. Salamat
po Diyos sa mga provisions mo, sa mga pagpapala mo na patuloy mo pinagkakaloob, Panginoon aming Ama, sa buhay ng bawat Pilipino, Panginoon aming Ama. Pagpalaan niyo pa rin po ang mga nagtatrabaho, pagpalaan niyo pa rin, Panginoon aming Ama, maging po ang bawat Pilipino, Diyos aming Ama, may mga negosyo at ang lahat, Panginoon aming Ama, na mamasukan, patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa. Maging Panginoon ang kabuuan po ng Iglesia, ang Body of Christ. We continue to pray, Father God, na nawa ay patuloy mong itong pagpalain at ingatan at tulungan, O Diyos aming Ama, na maging karapat dapat po sa inyong muling pagparito, Panginoon aming Ama. Pagpalain niyo po ang kabuuan, ang Body of Christ. Pakabanalin mo ito, Diyos aming Ama, at pakaingatan, O Diyos aming Ama, na maiharap po sa inyo, Panginoon aming Ama, na may kadalisayan, O Diyos aming Ama. Salamat po sa oras na ito. Dalangin ko po rin po sa inyo, Panginoon, maging po ang inyo pong ang Iglesia na aming kinabibilangan, ang Jesus the Giver of Life Christian Church na pinangungunahan po ng aming head pastor, Pastor Tino, patuloy mong pagpalain ang kabuuan ng Iglesia, O Diyos. Maging po ang aming head pastor, patuloy mong pagpalain, Pastor Tino, bigyan mo siya ng sapat na karunungan at kaalaman, kapangyarihan, upang mapamalaan niya ng maayos at tama, Panginoon, ng Iglesia ng Jesus the Giver of Life, kasama, Panginoon, ng mga Board of Trustees, kasama ng mga local pastors, at maging po ang lahat ng mga local churches, patuloy po namin dinudulog sa inyo, pagpalain niyo po ito, Diyos, sa aming Ama at samahan, pagkaluuban, Panginoon, ng lahat ng pangangailangan. Maging po ang Iglesia, Panginoon, ng aming kinabibilangan, ang Jesus the Giver of Life Christian Church, patuloy mo itong pagpalain, O Diyos, ang particularly sa lugar po ng San Pedro, Panginoon, aming Ama, patuloy mo itong pagpalain, O Diyos, aming Ama, mula sa iyong lingkod bilang pastor, tungo po sa mga elders, workers, and members, at lahat, Panginoon, aming mga nakabilang po dito, we pray, Father God, na patuloy mo itong pagpalain, at ingatan lagi ang buhay ng bawat isa para sa katagumpayan po ng buhay, Panginoon, aming Ama. Pagpalain niyo po, Diyos, ang aming pong Iglesia ang kinabibilangan, at kayo rin po ang mag-provide ng lahat po ng aming pangailangan, lalo-lalo sa mga bayarin sa kuryente, pabayarin sa rentals, Panginoon aming Ama, bayarin sa tubig, at lahat, Panginoon aming Ama, na kailangan bayaran o gastusan, Panginoon aming Ama. Thank you so much sa provisions mo para po sa inyo pong Iglesia. Salamat po, aming Ama. At sa oras na ito, ang aming pong mga kapatiran na apektado, Panginoon aming Ama, ng mga problema at magaganap sa aming pong bansa, patuloy po namin dandelion, O Diyos, ingatan niyo po ang buhay ng bawat isa, lalo-lalo, Panginoon, ang mga miyembro po ng Iglesia ng Jesus the Giver of Life, San Pedro. Pagpalaan niyo po ang lahat ng mga ang iyong lingkod bilang pastor, ang lahat ng mga elders, lahat po ng mga nanay, lahat po ng mga tatay, lahat po ng mga kabataan, O Diyos, aming Ama, patuloy mo sila, patuloy mo kami ingatan lahat, Panginoon, aming Ama, at magkaisa po kami at maitaguyod po, Diyos, ang inyo pong Iglesia. Lord, salamat po, bagamat sa kasalukuyan ay wala po kaming face-to-face na gawain, pero patuloy po namin ito'y pinapasalamatan kayo sapagkat merong naihanda, Panginoon aming Ama, na nararapat namin gawin para po maipagpatuloy ang paninilbihan po sa inyo, Diyos, kahit sa social media. Ngunit pagdating, Panginoon, ng panahon na kami po ay muli magkakasama-sama, magkakaharap-harap sa aming pong pananambahan, we pray, Lord, na samahan niyo kami, patuloy mo kami pagpalain at ingatan pa rin po, proteksyonan mo kami, O Diyos, aming Ama, at ang mga kapatiran ay makasama po namin sa pananambahan, O Diyos. Salamat po, pagpalain niyo po, O Diyos, ang inyo pong mga anak at ang lahat ng mga pangailangan ng bawat isa. Kung mayroon po mga prayer requests, we pray, Father God, na patuloy mong tugunin, abutin, O Diyos, ang buhay ng bawat isa. Ang may mga sakit at karamdaman, pagalingin po ninyo, Diyos, ang may mga pangailangan, patuloy mo i-provide ang lahat ng pangailangan ng bawat isa. Salamat po, aming Ama, at sa oras na ito, kayo po ang higit na kapatid na kakaalam, Panginoon, sa buhay na inyo po mga anak. Sa inyo lamang kami lubos na umaasa at nagtitiwala at patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming pong Iglesia, ang aming pong buhay, ang bawat isa po sa amin. Sa inyo lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati at pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samadalangin. Amen and amen. God bless po sa ating lahat.